Tuloy-tuloy ho ba yung pamimigay niyo ng tulong sa mga estudyante, yung educational assistance through AICS ngayon? Marami hong, isa ho yan sa maraming mga assistance, nasa guidelines po yan. Every day may mga pumupunta sa iba't iba naming mga opisina na humingi ng educational assistance, pero dumadaan ho yun sa assessment ng ating mga social worker. Kasama pa rin siya sa menu. So kayo po ang nagbabalidate, for example, sa isang lugar, kung meron kayong bibigyan ng... Sa isang okay. individual. Opo. Or sa grupo po ng mga estudyante, kayo po ang nagbabalidate, di ba? If they are qualified. In all the program components ng guidelines ng AICS, social workers po. So when, kayo nga po, ESWD. Yes, opo. So, malalaman niyo po kung qualified po ito, indigent talaga ito, nangangailangan ng tulong. Yes, Madam Chair. So, and then, magbibigay ho kayo ng financial assistance or payout, ganun. Yes, Madam Chair. Okay. Nakarating kasi sa aking opisina ang ilang reklamo. Meron po mga estudyante, no, sa General Luna, sa Quezon, umaasa na po ito, validated na po ng DS. Dito makikita nyo, tinatanong ni Senator Bongo yung mga ilang hindi nabibigyan na lugar na aprobado na ng DSWD. Ibig sabihin, it's either one, may humaharang at pinupolitika, kaya hindi nabibigyan yun dahil maybe, we do not know. Kasi ako, may alam ako eh. Hindi ko lang sasabihin sa inyo. Nagtataka siya, bakit di daw nabibigyan. Aprobado na yun, ha? Ibig sabihin, wala nang problema. All the documents that needed, nandun na. Pero hindi pa rin binibigay. Hindi re-release, ika nga. Tinatanong ngayon ni Senator Bongo. Okay? Eh, sabi naman ito ni Gatchalian, ni Secretary Gatchalian, okay naman, nandito naman, blah, 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 keso, ganun. Pero tingnan nyo mamaya, well-researched si Senator Bongo dito. WD. At ready na po sila for payout. Kaya Madam Chair, kasi ang chairman ata dito si Senator Aimee. Ganyan kasi ang tanungan sa Senate eh. Kunwari, even if ibang senador ang magtanong, your answer will be sagot mo doon sa chair. Ang chair ata, kaya Madam Chair ang tawag diyan, kasi si Senator Aimee ang chairwoman ng committee na to. Alam po, mga mahirap talaga tong mga kababayan natin, mga estudyante. Alam po, hindi na tuloy po yung payout nila. Gusto lang po natin malaman, sir, no? Pa-check niyo lang po kung bakit po hindi na tuloy. Magkano pa po ba ang pondo ng AICS sa ngayon? Sa kabuuan po, AICS, kabuuan. Madam Chair, before I answer that, it's in my cell phone also, the data. If I can ask the help of the good senator to furnish us a copy of those students, so what we can do is direct the regional office to do a payout. Magkano po muna yung balanse ng AICS ngayon, for the record? Tana. Ang budget ng AICS at saka... Tinatanong ngayon kung magkano yung budget na hindi pa nare-release. Nagamit po ng AICS. As of today. We have only the audit, the August 31 cutoff. The total budget for AICS is 36,818,000. Ang balance po natin is 16,858. So ang ilang porsyento po itong utilization? 54.21%. So meron pa pong 45% pa, or ilang billion pa po ang balance? 16.858 billion. So meron po pong pera ang AICS? Meron pa ho. Sa lungkoyan, as of September? As of August 31. So meron pa pong pondo. So pwede nyo bang mabalikan po ito? Nakita nyo, pinapalabas ngayon ni Senator Bongo kung anong nangyayari doon sa pera. At sinasabi pa dito na may 45% pa na hindi na re-release. Bakit? Kasi dapat i-release yan bago kasi... Budget ano to eh, deliberation to eh. Dapat i-release yan bago na naman yung bagong budget ngayong taon na to. Secretary, at ma-explain naman po sa kanila na bakit di po sila nabigyan ng tulong. It was validated po by the DSWD, na qualified naman po sila, mga estudyante. Hindi lang po sa General Luna sa Quezon, marami pa pong iba. Baka pwede niyong ma-explain po sa kanila
na kung may pondo po po ba ang itong mga naka-ready na po, no, for payout sa Bataan, ito po sa General Luna. So for the record po, may pera po. For the record po, may pera po. Hindi ko lang po kabisado kung... So kung validated na po sila ng DSWD, pwede po sila makatanggap? Yes, Madam Chair. So pwede nyo silang mabalikan at mabigyan po ng tulong dahil umaasa po sila sa DSWD. Yes, Madam Chair. Mga mahihirap naman po sila. Yes, Madam Chair. Tulungan po natin. Marami pa po, pwede po bang i-provide namin sa inyo ang listahan po nito? Mga qualified, validated na po ng DSWD, pero hindi na po binalikan ng DSWD. Yes, Madam Chair. If we can get a copy so that we can direct the necessary field office to look into it and do the payout immediately. Sa Bulacan, sa Pampanga, sa Cagayan. Ito po yung mga naapektuhan rin po ng bagyong Egay. Opo. Taka pwede pong balikan nyo sila, Secretary Rex. Grabe, no? Bagyong Egay pa yung hindi nabalikan. Alam nyo, kasi may balita ako eh. Dahil daw eh gustong ipitin ng isang, naku po, ayoko na sabihin. Pumapapel na mataas na posisyon sa Congress. At pinipigilan ma-release ang pera na yan dahil yan ay mga lugar na kung saan napuntahan ng kalaban niyang talagang hindi daw nire-release yung pera, yung budget. Sinasadyang hindi ma-release para mapahiya. Walang iba kung hindi si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo naglakad sa mga yan para tulungan yung mga lugar-lugar na yan. Tapos biglang pinipigilan lang ng isang kongresistang tambaluslos. Dahil umaasa po sila sa Negros Occidental. Karamihan po nito, biktima po ng bagyo. Karamihan po nito, mga mahirap nating kababayan. At sana naman po, maawa naman tayo sa mga empleyado ninyo. Oo nga naman. Dahil sila po ang humaharap. No? Tama. Mismo doon sa mga regional offices. Hmm. Sila po ang... bigyan nyo lang po ng totoong sitwasyon. Eh kung talagang qualified naman po itong mga mahirap, biktima po ng bagyo, baka pwede pong nakikiusap ako sa inyo, Secretary Rex. Ito po yung mga mahirap nating kababayan. Baka yung ano lang po yung totoo, maawa naman tayo sa kanila na umaasa po sila ng tulong mula sa gobyerno. At wala ho silang inaasahan kung hindi tayo po nasa gobyerno. Huwag po natin sa kanila ipagkait yung tulong po, Secretary Rex. Madam Chair, ang Departamento ho will definitely pay them out. Promise yan? Pakuha lang ho namin yung mga listahan. Nako? Marami po yan, mga typhoon victims, mga estudyante na qualified po. Tsaka umaasa, ilang araw na po na hindi nila natatanggap. Pwede nyo ma-explain sa kanila, Secretary Rex. Ito po yung mga mahirap nating kababayan. Wawa talaga. Tulungan po natin. Yes, Madam Chair. Ako malaki po ang tiwala ko sa iyo, Secretary Rex, na tulungan mo sila. Tulungan naman natin sila. Yes, Madam Chair. Nasa sa iyo na po lahat sa mundong ito. Binigyan na po ng Diyos. Mayaman ka. Lahat posisyon. Panahon na po na tulungan po natin yung mga mahirap. Yes, Madam Chair. Secretary Gatchalian. Ako, mahiya-hiya naman po kayo, ha? Inano na sa inyo dyan, ha? Oh, mayaman ka naman, eh. Tama na. Nakuha mo na lahat ng ano. Ha? Alam mo, first time kong marinig si Senator Bongo dito na gumanito, ha? Ibig sabihin, seryoso sa dito. Ibig sabihin, minawarningan niya na ipamigay niyo na. Oh, bakit niyo? Mayaman ka naman. Kawawa naman itong mga kababayan natin. Tignan mo, first time niya. First time ko nakarinig si Senator Bongo nagsalita ng ganire. Totoo naman, Secretary Rex, di ba? Mayaman naman ang pamilya ninyo. Oh.
Hindi na pinagkakait yan. At isa po kayo sa pinakamayaman sa buong Pilipinas, Secretary Rex. At ako po'y nakikiusap sa iyo. I'm begging you. No, Madam Chair. Natulungan po natin yung mga mahirap nating kababayan. Hindi na ho kailang makiusap. Trabaho ho namin yan sa departamento. Asahan ko po yan, Apo. Secretary Rex. Tingnan nyo to. Ha? Isa bang malupit na banat ni Senator Bongo? We'll get the list. And what we will do is direct our field office to do the necessary arrangements. Whether sa loob ng aming opisina, in batches, we will definitely do that. Makuha lang ho talaga namin yung mga listahan. Hindi po natin madadala yung yaman ninyo sa kabilang buhay, Secretary. Yes, I understand, Madam Chair. Totoo lang po, Secretary. Unahin po natin, tulungan po natin ang mga kababayan nating mahirap, Secretary. Madam Chair, the good senator has my assurance. I have lived a life of almost 15 years in public service in the local government unit. I've seen poverty when I was a city mayor and a congressional member of Congress. So naunawaan ko yung punto niya na sa importante itong servisyo na to. Makikinig sila. Promise yan, ha? Yes, Madam Chair. Huwag mga mahirap, ha? Yes, Madam Chair. Pipiliin, Secretary. Wala ako, Madam Chair. Hindi pabalikan mo lahat ng mga mahirap, yes, Secretary Rex. Yes, Madam Chair. Nangako siya for the record. Nakikinig po ang sambayan ng Pilipino. Yes, Madam Chair. Ayan, ha? Nakikinig ang sambayan, ha? May camera tayo dito, ha? Tulungan nyo, ha? Hindi nyo naiipitin, ha? Huwag na kayong papayag sa umuuto sa inyong ipitin yan. Di ba? Secretary Gatchalian, mayaman ka naman na eh. Ipamigay na natin yan sa... Hindi, alam mo, tama yun eh. Isipin nyo na mabuti yun, ha? Bakit nga naman naiipit? Bakit hindi na ipamimigay? Ano problema? Mabagal gumalaw? O merong pumipigil? Di ba? Kaya nga, tama kayo, malaman ang bitaw ni SBG dito. Tapos sinabi niya, oh... Nangangako kayo, ah, yan, ha, may camera dyan, oh. Nakikinig ang taong bayan, oh. Di ba? Ganun eh. Oh. At hindi, isipin nyo tayo, hindi ngumingiti si SBG, ha, dito, ha. Hindi siyang ngumingiti, oh. Hanggang dulo, oh, hindi siyang ngumingiti, oh. Tingnan nyo, talagang... Nakikinig sila, promise yan, ha. Yes, Madam, oh. Yes, Madam Chair. Huwag mga yes. Mahirap, ha. Yes, Madam Chair. Pipiliin, Secretary. Wala ako, Madam Chair. Pabalikan mo lahat ng mga mahirap, yes, Secretary. Yes, yes, Madam Chair. Oh. Nangako siya for the record. Nakikinig po ang sambayan ng Pilipino. Yes. Oh, ayan. Kaya nga, alam mo, sabi ko siya, yung mga sambayan ng Pilipino, kayo talaga ang kakampi nyo yan, si Senator Bongo sa Senado. Ang sabi ko sa inyo, ito nga lang recently, ilan na ho yung na, 159 ba yun? Yung malasakit center na nagawa na ni Senator Bongo. Ito pa, kinukulit niyang DSWD. Na ipamigay nyo na, hoy, huwag nyo nang ipitin dyan. Ano ba, mag-aantay pa ba kayo ng recommendation? Baka mamaya may tarpulin na ni Tambaloslos dyan, ha? Habang pinamimigay nyo.